posible at napakasarap na ulam para sa pananghalian, kinamatisang pechay okra with egg. Simulan natin tulutuin. Sobrang sarap ito. So ito guys, simulan natin lutuin. Napakamurang ulit na ulam ang aming i-share sa inyo. Igisa muna natin ang bawang. Ayan. Then, lagyan na natin kaagad itong sibuyas, kamatis. Pwede natin pagsabayin para hindi masyadong masunog ang ating bawang. Ayan. Kasi magtutubig yung ano, ating sibuyas at kamatis. Ayan. Napakaraming kamatis. Napakasarap. So guys, pag-usapan natin yung ano ba daw dapat talaga ang inuuna, bawang o sibuyas kapag nag-iisa. So inuuna po lagi ilagay talaga, mabilis ang sagot ay ang bawang. Dahil high temperature ang bawang, no? Kailangan niya ng high temp para maluto siya. Yung makuha mo yung gusto mong kulay, yung golden brown na tinatawag. So ayan. Isag-isayin lang natin to hanggang sa lumabas maigi ang katas ng ating kamatis. So ito guys, ayan, igisa na namin itong maigi. Tinan nyo maigi, yung kamatis, napakalambot at talaga yung katas niya ay lumabas na. So ganyan-ganyan ninyo lang yan. Press-press nyo para mas lalo itong maging napakalasa. Ngayon pa lang ay amoy na amoy na ang katas ng bawang, sibuyas, kamatis. Kaya ang next step na gagawin natin naman ngayon ay maglalagay na tayo ng tubig. Lagyan na kaagad natin ito ng tubig. Yung dami ng tubig na ilalagay namin dito ay 1 cup. Then haluin kaagad natin ito. Ayan, napakaganda. And syempre ilagay na natin kaagad itong ating North Chicken Cubes. Ayan. Chicken flavor, pwedeng pork, pwedeng beef, depende sa inyong panlasa. So ang pinili namin ay chicken para maglasa itong manok. Dahil hindi tayo maglalagay dito ng kahit na anong karne. So ang magsisilbing karne ulit natin dito sa ating luto ay itong North Chicken Cube at ang ating ilalagay mamaya na itlog. Ayan. So mas nakatipid ulit tayo ngayon. So bali ang presyo lang nito. Ayan. So yung kamatis ay mura lang. So nabili ko lang yan ng 7 pesos. So yan. And then yung ating North Chicken Cubes ay 5 pesos. So yan. At yung ating pechay ay nabili ko lang ng 10 piso. So meron tayong 10 plus 5 is 15 plus 7 22. Tama ba? Nahina ako sa mat eh. 15 plus 7 22. Tama. So yung 22 pesos plus lagyan na natin itong okra dahil kumukulo na yan. Okra muna una nating ilagay ating mga gulay. So itong okra ay nabili ko lang ng 7 pesos. So 29 pesos na. Plus, maglalagay tayo dito ng 3 pirasong hilaw na itlog, 5 piso ang isa. Plus 15. 2. Ayan. Hayaan lang natin na maluto itong ating okra. Ayan. Pakuluan lang natin. Then saka natin ilalagay yung susunod na ingredients. So ito guys, napakuluan na nating maigi. So ayan. So ang presyo nito lahat-lahat ay 42 pesos. O di ba? O 44, mga ganun. So napakasarap at napaka-healthy ulam ulit para sa pananghalian. Ayan, pwede natin itong tawagin kinamatisang pechay okra with egg. O di ba? Napakaganda. Then next step na gagawin natin dito, eh syempre ilagay muna natin itlog para medyo lumasa lasa ito. Para lumasa na kagad yung ating hard boiled egg. So ang ginawa namin dito sa itlog, hard boiled egg. Ayan. Huwag natin masyadong haluin. Sakto lang. Haluin na lang natin 'to pag nilagay na natin yung pechay. So ayan, another kulo, bigyan natin ito ng 1 minute. Pakuluan ulit natin ng 1 minuto. So ito guys, naku 1 minute na. Ayan, lagyan naman natin ngayon ng paminta. Saka ng konting asin. Yung sukat ng paminta at asin ay parehas na 1 teaspoon ang dami. Ngayon pwede natin itong haluin. At kung napapansin nyo yung ating sabaw, eh medyo inaabsorb na rin, no? Inaabsorb na ating gulay. Then lagyan na natin itong ating pechay, yung ating pambatong pechay.
Yun lang paghihiwa ng pechay na ginawa namin. Depende sa inyo kung gusto nyo buo, walang problema doon. Then, syempre, huwag muna natin haluin. Hayaan lang muna natin itong takpan hanggang sa umimpres ang ating pechay. Medyo ayusin muna natin to. So, ito guys, kung napapansin nyo yung ating pechay ay naging green na green na and umimpres na rin. So, pwede na natin itong haluin. Mix na natin silang lahat. Ayan. Sa paghahalo natin to, yung pechay natin ay maluluto na din. Hindi naman natin kailangan i-overcook itong ating pechay. Kasi pag siya masyado namang overcook ang ating pechay, hindi na rin masyadong magiging masarap. Maganda yung pag kinain natin. Fresh pa din. Diba? So, ganun lang kasimple. So, yan. Tignan nyo maigi. Napakasimple yung pagluluto. Napakamura. Halagang 44 pesos. Meron ako yung napakasimple at napakasarap at napakasustansya yung ulam para sa pananghalian. Diba? Katulad nyan. So, yan. So, yun guys. Ganun lang kasimple magluto nito. Pwede natin itong kinamatisang pechay okra with egg. Sobrang simple lang ang pagluluto nito. Subukan nyo lumuluto ng ganito. Sigurado magugustuhan nito na inyong buong pamilya. Walagang 44 pesos na budget sa pang-araw-araw na ulam. By panalong panalo na. Ang importante dyan, nakakain kayo ng masarap at masustansya at nakatipid pa kayo. So, yun. Sana nagustuhan nyo.